nakakuha tayo dun sa scrambler natin, guys. Tapos may sinabi siya na papalitan yung likod. Yan. Para pag umalis tayo, nilagyan tayo yung emperador. Yeah, okay, lagyan mo na ng yelo. Kano kaya red horse in can? Oh, oh, habang nagbiyahe ka, no? Yan, no? May rubber seal to. Ayan, no? Na-aksidente ako. Kinapudpud. Yan ako. Kinapudpud. Ito yung sumagip sa akin. So, direct. Ice cream! Guys, Narsagalag here, back again with another episode ng ating motovlog. And today, guys, bumalik tayo dito sa Rage Custom Classic dahil meron tayong iti-check na motor na pinapagawa ng isang lady owner na si Miss Bang Montoya. Kung matatandaan nyo, guys, si Miss Bang Montoya, siya yung model natin doon sa Honda TMX Alpha 125 Cafe Racer. And yun nga, no? Today, meron siyang pinapagawa dito naman. It's a classic Cub 70. And ito yung itsura niya, guys, nung dinala siya dito. At we are very fortunate and lucky na na-test ride natin yung Cub 70. So, ito yung footage na yon. Sa Rage Custom Classic, no? Na naman uli si Master Dennis. Ayan, eto na yung Cub 70 ni Miss Bang Montoya. So, Boss Dennis, ano ba yung pinapa-upgrade dito ni Miss Bang? Pinapalakihan niya yung lalaparan. Okay. Biniyak namin yan para lumaki. Tapos yung fork niya, nilapad namin. Hindi, tingnan natin mamaya. Pero ngayon, anong kinakabit mo dyan? Kino-customize natin para maging sarado to. Ah, okay. So, naglalagay ka ng fiber. Fiber. Oo, kasi dati parang kita to eh, nung tinesting ko, no? Ngayon, isasara mo yan. Isasara natin. So, fabricate siya ng fiber. So, nagkakabit siya, guys. Tapos, ano yung medyo, gusto yata ni Miss Bang, medyo lumapad yung gulong nito, no? Mm-hmm. So, anong ginawa mo? Anong diskarte mo? Dati, maliit to. Hanggang dito lang ito, yan. Ito, usually yung iba, tinatanggal na to eh. Okay. Kaya lang ako, binilagyan iniyak ko yan, tapos, binagdagan namin yung lapad. Okay. Para maiipalit natin. Oo, ganda, no? Yan. Mahirap nang hanapin yan, eh. Oo. Tapos, dito sa ilalim, dito sa may bandang fork. Yung fork, kinalas natin. Pinaghiwalay muna natin yan. Tapos, nag-extend tayo para mag-wide. Okay. Kasi yung 100. Okay. By 100 yung gusto niya? By 100, tapos 110 sa ilalim. Ah, okay. Medyo malaki. Malaki. 100. Oo. Yeah. Tapos ito rin, ipa-fiber natin para magbalik yung original niya. Okay. Gawin ko na ito. Ang gulong nito, ano daw yung discarte na gusto niya dun sa gulong? Anong style ng gulong yung gusto niya?
dual sport. Dual sport na OKK yung tulong niya eh. Ah, dual sport, hindi na yung gusto niya na parang pang-cafe racer. Hindi na. Yung pinagtanggalan doon sa cafe nila. Ah. Yun na muna daw. Okay, so dual sports, so pang-rugged, no? Pang-rugged. Tapos dito sa likod, may tinanggal ka na ba dito? Ito, nag-wide na tayo. Inalas natin ito, tapos ito. Pinanan natin para binuka natin. Para dun saktong-sakto dun sa paglalagyan ng gulong. Para pumasok, no? Kasi dati payat lang ito. Okay. Gagawa ko ng carrier dito. Wow. Parang gusto, may nakita nga akong ganun na may carrier. Yan. So, ito guys, ganyan yung itsura niya. No, inaayos na ni Master Dennis. Jump pa siya, jump. Yan. Mga ano, ilang weeks bago magawa to? Matapos lang ako sa pagpa-fiber, diretso na, naka-ready na yan eh. Pag una lang siya ka-paint. Ah, dikit, ano na lang, no? Salpak na lang. Ito yung matagal eh. Ah, yun, yung pagpa-fabricate ng fiber, no? Ng fiber. Excited na siya, sabi ko, wag muna. Hinay-hinay. O, para ma-meet din natin sila ulit. Yan. Yung tambucho ng C70. Actually, hindi na papalitan yan. Maganda kasi, tinan mo, ang ganda ng itsura. Pero plan niya yata lalagyan ng parang trumpet pipe dito. Pag-ganon. Ah, okay. Parang trumpeta. Parang sa baber. Ayan. Ay, Miss Bang, kung nanonood ganong vlog natin, ayan. May sinasabi si Boss Dennis eh. Sakit sa ulo. Ayan. Pinag-combine-combine niya lahat nung nakita niya, gawin namin sa isa. Oo, no? Ganun talaga parang papagawa eh. So, naiintindihan ko si Miss Bang kasi ganun din ako. Dahil pumunta ako dito, dahil may papagawa na naman ako eh. May papagawa tayo dun sa scrambler natin, guys. Tapos may sinabi siya na papalitan yung likod. Ayan. Dito naman, meron tayong CB400 na Honda. Ayan, no? So Dennis, dito naman, ano yung pinagawa ng owner dito sa 400, CB400? Itong subframe. Ilagay namin ito sa RC250. Okay. Gusto niya kasi itong movies nito eh. Okay, tama-tama, no? So, yeah, nag-subframe namin. Nag-subframe kayo. Tapos, gusto niya kukuha ng pag-alon. Yung seater lang siya pero. Ah, okay. Kaya, parang camel pack sa duty code, no? Kaya kung mapapansin nyo, ito, medyo lumampas sa axle. Okay. Kinuha namin ito. Kasi yung sample niya dito sa spring. Okay. Kasi may cowling sa rin. Ah, may cowling. Kasi ito, dati yung nandito na rin to. Niya, Or ikaw na gumawa dito? Kami na. Pero, parang bad boy yung dating, no? Sakto-sakto. Ayos. So ito, malapit na rin matapos to kay Brian Tumang David. Is babalik din natin yung motor natin kasi papalitan daw ni Master Dennis ng ganito sa likod. Yeah. Tapos parang isang diretso na rin dito, no? Kasi parang may putol kasi yun eh. Kahit ito, may putol kaya lang isang diretso na para mas malinis. Yan. Ganyan din gagawin nyo dun sa motor natin. Alam nyo naman dito habang tumatagal, hindi sila nasasatisfy dun sa mga luma. Upgrade ang upgrade. No? Kagaya nito, ang ganda nung kanyang ano. Upgraded nung visor. Sayo. Yung dati, nung sayo, ganito eh. Oo, oh, ganyan. So, ganito na tayo ngayon. Dito to. Ah, dyan na siya. Ano yan, no? Yan yung Honda Wave. Oh, Wave 125. Na scrambler. Ayos na, nakatayo na. Tinturan na lang. Tinturan na lang. Sabay-sabay na sila eh. Sabay-sabay na lahat. Ang mga ano nyo. Minsan na lahat yung pagtintura silang lahat. Ayos. Dito sa likod na ginawa, lalagyan ko pa ng ano to. Yung frame niya dito na gano'n. Bakal? Oo. Ah, gano'n. Di ay ang gagamitin natin. Ito, maganyan. Ano? Ito, fiber naman. Fiber to. Sa likod. Fiber from likod. So, inayos nyo itong likod. No? Yan. Tintura na lang. Yung isa ding dahilan, guys, kung bakit tayo bumalik dito, eh kasi nga, may papakabit na naman tayo. Papalagay tayo ng ammo box. So, para meron tayong lalagyan ng mga importanteng gamit, tools, kasi yun yung problema ko eh. Kapag umaalis,
since scrambler siya, no? So wala siyang lagyan. So ang inspiration niya parang ganito, itong sa picture na to. So yun yung maging kalabasan. Tapos yung sinabi nga ni Master Dennis kanina, no, mag ano kami sa likod, tawag nito, mag-fabricate kami dun sa kanyang tail. So papalitan niya na para isang diretsong buo. Tapos yun, so far yun pa lang naman yung naiisip ko. Medyo madami tayong gastos, pero idadaan na natin. So galing ako ng Manila, guys, no, from Manila nagmotor ako dito hanggang dito sa San Fernando para sabihin nga. Tapos meron pa akong isang papakabit sa kanya, yung dahilan din pala kung bakit din pala tayo nandito. Ipapalagyan natin yung skid plate, yung Yamaha LZ natin, kasi napabayaan na natin siya, guys. Grabe ang dumi niya. Ito yung itsura niya dati, ganyan siya kaganda. Ngayon, sobrang dumi niya na, and siya kasi talaga yung ano ko, yung everyday na ginagamit kapag nasa Manila. So yun, papalagyan din natin ng skid plate. Papasukatan na natin para diretso na rin. So yeah, check natin. Ito yung SZ natin, grabe ang dumi niya na. Ayan. Malabas pa dito siya. Ayan, so pinapalagyan ko siya ng skid plate. Ang dumi kasi dati, meron yung ano, meron yung fiber sa ilalim. Nung na-aksidente ako, nabasag. So gusto ko bakal na, tapos aayusin na natin maigi. Ayan, pinapalagyan ng skid plate. Ah, wow. Malungi yun nung para sumigit po. Na? Naguli. Bala mo burigin, baba yung bagya. Yan. Wow. Sukat na, guys, yung skid plate. Dumi ng motor ko, grabe. Nalinis dito dati. At saka yung mga basag niyan, meron na akong parts niyan, hindi ko pa nakakabit. Kasi ito talaga yung lagi kong ginagamit eh. Kita nyo nung na-aksidente ako. Tinan yung napudpud. Yan siya. Tinan yung ganyan. Ito yung sumagip sa akin. So, diretso yan. Yung slider ko yung tumama. January. Yan, naputol to. Yan. Pumasok yan. Kaya makikita nyo, naka-welding na. Medyo napabayaan ko na yung motor ko. Dumi. Yan. Pero tisay na. Nakapwesto na. Mas pa... So guys, yan yung pinapalagay natin na ammo box. Ayan. Medyo malaki siya. Para may lalagyan ako ng gamit. Kami yan, raincoat, ganyan, pag umaalis-alis. SNR, ammo atin. So yan, pinapadiscarte ko sa kanya. Para medyo malaki nga siya. Pero okay lang din naman. Isa. Pwede din sa kabila, depende kung anong maganda. Pag dinala ko na yung motor ko. Atin dyan, para pag umalis tayo, ilalagyan tayo yung emperador. Ayan, okay, lagyan muna ng yelo. Tapos ano, yung red horsing can. O, habang nagbibiyahe ka. Ayan, o. May rubber seal to. Ayan, o. Hindi lalabas yung lamig. Ayan, tapos lagyan mo maraming yelo. Tapos asin, para parang ice cream. Ayan. Tapos lagyan mo maraming, oh, ilang isa. Anim na inkan, kasha, no? Kasha. Yeah, guys, siguro hanggang dito na lang. And hopefully, mabalik ko tong motor ko dito sa shop ni Master Dennis. Dahil, alam nyo naman, napaka-busy natin. And ngayon nga na, dami kasi ginagawa eh. So, yun guys, update na lang. Special thanks to Miss Bang Montoya, no, sa kanyang pag-alaw na masok natin yung kanyang motor. And as always, I'll see you on our next vlog. Narsugalab. Boom. O baka shoutout ka pa pala. Shoutout sa mga tropang Kabitis. Yeah. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.